Sinang ayuna ni Pangulong Bongbong Marcos ang voluntaryo na lamang na pagsusuot ng face mask maging sa loob ng mga establisimiento. Inaasahan pong maglalabas ang Pangulo ng Executive Order kaugnay nito at ayon po kay Tourism Secretary Cristina Frasco. Kaugnay po niyan ngayong umaga, makakasama natin si Dr. Tony Liachon, isang health advocate. Magandang morning po sa inyo, Doc, and welcome to Sakto. Kumusta ho kayo? Magandang umaga sa iyo, Johnson, at sa mga nanonood at nakikinig sa inyong programa. Good morning po. Good morning po, Doc. Mukhang papunta talaga tayo dun sa mas maluwag na mas maluwag pang health protocols po natin. Sa tingin ba ninyo, Dr. Liachon, ay handang-handa na ho tayo para finally wala na ho talagang mandatory na pagsusuot ng face mask kahit indoor? Sa tingin ko, hindi pa tayo ready. Baka premature pa. Kasi although inaabangan natin yung face-to-face classes, opo, meron tayong kasing potential super spreader events. Itong weekend, going to the Undas. Tapos sa kasamang paalad, pumasok yung variants na XBB tsaka XBC. Opo. So I was thinking, sana tingnan muna natin lumipas mga 2 linggo pagkatapos ng paglapag sa atin ng XBB at XBC, palipasin natin yung Undas effect, saka siguro tayo maglagay ng mga ganong ka-aggressive na measures, no? Kasi yung face mask, napaka-inam niya na magaling na protective mechanism yan. Kasi alam mo naman natin, airborne ang virus. At pag airborne ang virus, lalo na sa kulob na lugar na ang ventilation ay hindi maganda, mas malakas ang viral transmission. Kaya doon tayo nang gagaling. At nireview natin, kung ang minimum public health standards natin ay bababa, ang ventilation hindi natin may implement at may papangako, ang mobility, walang question dahil bukas na ekonomiya natin, dahil ang social distancing napakahalaga. Yung boosters natin ay lowest tayo sa Southeast Asia. Opo, opo. While the rest of Southeast Asia na nagbukas ng kanilang borders with the relaxation of the face mask mandate, Johnson, ay about 50%. Tayo na sa 20 million pa lang. So hindi handa yung ating mga kababayan tungkol dito. Kaya while we agree na kailangan buksan natin ekonomiya natin, sana pinanatili muna natin yung ating face mask sa indoor. Kung naglabas sila sa optional sa outdoor, andyan na yan. Opo. At yung hopefully ang social distancing will create some added value. Pero yung indoor, medyo may problema dyan kasi kulob yung ventilation at malalapit ang mga tao. Lalo na in some persons na vulnerable, like opo, yung mga elderly, may comorbid conditions, and the other patients or mga populasyon na mababa ang bakuna. Like sa eskwela, hindi pa kompleto ang mga bata sa bakuna. Sila po yung pinakahuli na binakunahan at iba pa nga dyan, wala pang booster. Dr. Tony, 2 questions na lamang po. Ano po? Una, anong take po ninyo bilang isang medical expert sa pagkakatalaga na isang dating chief PNP sa DOH bilang official po ng kagawaran? Well, prerogative ng Pangulo yan. At ako hindi naman ako na-surprise kasi may mga military officer na talaga sa mga health posts. Like sa Vaccine SAR, if you remember, Secretary Charlie Galvez. At sa PhilHealth, isang ahensya din under the Office of the President. Ang natalaga dyan ay si Brigadier General Ricardo Morales. Ako naman, wearing a human resource hat, dahil tayo nakapagtrabaho sa corporate world, right man for the right job. So kung ahensya ng kalusugan, siguro minimum requirement, doktor. Pero kung naitalaga siya for another job description, let's say regulation, procurement, discipline, kasi alam naman natin na Department of Health ay beset with some alleged problems in the past, like yung dengbaksya, or the family, baka nilagay siya dyan para ayusin yung mga bagay-bagay related dito. So, ako, I will not judge General Cascolan. I hope and pray that he would step up and help the Department of Health sa kanilang mga
measures at sa kanilang mga programa. Opo, panghuli na lamang, ano bang nakikita ho ninyong epekto dahil sa medyo mahaba-habang panahon ng wala pa ho tayong sekretary ng DOH, although na iraraos po ang mga trabaho ng isang OIC? Well, yan ang malaking problema kasi nakita natin dapat mag-act tayo with sense of urgency. At pagka meron tayong full-fledged na Department of Health Secretary, nakakapagplano niyan, strategic goal, meron ho tayong mga top priorities, maayos natin na mabuti ang plano pagkatapos ng pandemya, lalo na very aggressive yung SONA goals ng Pangulo. At dapat handa na rin tayo sa universal healthcare implementation. So nararapat lang na magkaroon tayo ng Secretary of Health kaagad-agad para ma-inspire ang mga tao na finally may namumuno. Katulad kahapon na overruled ang ng IATF. At ang nagsalita pa nga ng announcement ng optional indoor ay Department of Tourism Secretary. So kung ikaw ay OIC, merong konting ano yan eh. Hindi ka may inspire to work, hindi ka magiging assertive knowing na OIC ka pa lang eh. Iba kasi kung co-level ka ng gabinete na you can really assert your your views and opinions para sa ganun, may konting paggalang doon sa position. Eh ngayon kung OIC ka, ang tendency mo mangimi kasi baka hindi ka ma-name sa position and that will create really lack of productivity, motivation and inspiration to a lot of people, particularly the medical community at saka dun din sa mga taga Department of Health. All right. Dr. Tony Liachon, maraming salamat sa oras po ninyo. Maganda umaga po at mag-iingat po kayo. Johnson, maraming salamat. Jeff at saka Chang, Ami, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Doc. Thank you po Dr. Tony Liachon. Salamat, Doc.